Laki naman yung mga puso niya. Sana lumaman sila ng maganda, hindi yung bungi-bungi ba. Bungal-bungal. So, ayun guys, andito ako ngayon sa taniman ng mais ni tatay sa bukid namin, sa bundok. Ayan. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ka dami or kalawak yung taniman namin ng mais. Okay? Show you guys. Ayan yung taniman namin ng mais. Tinanim niya to mga month of April or end of May. Tama ba? Yes, tinanim niya to month of April. Yung pasakop na siya ng May para tag-ulan na, maganda yung tubo ng mais kapag naulanan kasi mabilis siyang lumaki, matataba at wala masyadong mga insekto, hindi siya kinakain ng insekto. Pakita ko sa inyo guys para makita niyo yung kabuuan ng pinagtaniman niya ng mais. Okay? Gumanda siya nung nag-uulan. Lumaki yung mga katawan pero wala pa siyang puso. Mga 2 weeks or 3 weeks pa siguro yan bago pumuso. May mga sitaw din kami dyan. Ayan. Sitaw at mais halo. Ito lang yung buhay ko dito guys. Pag may tanim yung tatay ko, may aanihin. Ako ang taga-benta. O tagahanap ng buyer. Napost ko siya sa Facebook para maraming bumili. Minsan kulang pa nga eh. Sobrang dami ng buyer at hindi ko na mabigyan yung iba, lalo pag malalayo. Yan yung taba ng sitaw niya. Oh. Ang binibigyan ko lang mostly ng mga mais at saging yung mga kakilala namin at malalapit ang bahay. This side, mayroon pa yun dyan. Pero 2 to 3 months, magpapasawa na naman kami ng pagkain ng sariwang mga mais. May saging dito, mga puno ng niyog. Yan guys, yung corn plantation namin dito sa bukid, sa bundok. Ayan, simula dun sa baba. Sorry, wala akong drone, hindi nyo makita yung kabuuan as in nandun. Zoom in na lang natin para makita nyo. Yung side na yon sa right side ko, dyan, pababa, doon sa tabag. Punta dyan sa taas. Simula doon, sa may bakod, may kadabis sa taas. Hindi ko kaya i-video, masyadong malayo. Yan. Ayan yung kabuuan niya. Siguro mga 2 kilo, lahat yan kadami. Pag na-harvest yan, sobrang dami. Siguro 3 weeks, may puso na yan, pwede na i-harvest after 2 months. So, abangan nyo yung mga post ko sa Facebook, mga mais naman ang kasunod. Saging at mais. Yan, oh. Sobrang ganda dito sa bundok, as in, napakatahimik. Napaka-fresh. Ang ginawang pagtanim ng tatay ko ng mais, binabad niya muna yung buto para hindi kainin ng langgam. Binabad sa tubig na may kaunting gas para hindi siya kainin ng kuitib or langgam pag tinanim na sa lupa.
Yun, yung secret. Tinabad niya ng mga overnight. Overnight. Tapos, kinabukasan. Hindi, parang 2 days niya binabad yun. Nakita ko eh. Binabad niya lang 2 days. Tingnan niyo yung katawan ng maisa. Sobrang healthy. Yun. Good thing malinis naman yung taniman ng tatay ko. Alaga sa gamas. Alaga siya sa linis. Kaya hindi nakakatakot puntahan at baka may ahas. At tayo kagatin ng ahas. Ng mga ahas. Ayan siya guys. Dito na ako. Ha! Okay. Dito na ako sa bandang baba. Kanina nandun ako sa taas. Doon sa may puno ng saging. Okay. Tinatawag na ako ng aking mudra kels. At kami daw ay mababa na. Yan yun guys. Pinakita ko lang sa inyo. Siguro ang next na ibablog ko is kapag nag-harvest na kami. Kapag namumuti na ng mais. Ayun, mayroon na palang may mga bunga guys. Ito yung mga nauna nilang itanim. Yan. Yan.